So ayan mga ka-inday, buong maghapon nakita nyo yung araw ko. A day my life as caregiver sa bansang Israel. Caregiver, pero all around. So, sa... sa isang alarm, nagsisimula ang aking trabaho. Kailangan ko nang bumangon kasi magsisimba na yung alaga ko. Gagayak muna ako. Kailangan ko din mag-butch kasi malamig na. At syempre, pagising sa umaga, kailangan batiin ang alaga. Tanungin kung ano ang nararamdaman niya, kung okay ba ang kanyang pagtulog. So ayan, nasa patusan ko na siya. Aalalayan ko na rin siya kasi pupunta siya ng CR, maghihilamos at saka magtoothbrush. Habang nasa CR siya, ako naman, gumayak na, nag-coat na rin ako kasi malamig, winter na kasi, paulan-ulan, pahamog-hamog. Dito, kailangan maging maingat para sa sarili. So, igagaya ko na siya. Susutan ko siya ng long sleeve at saka ng coat niya. Sutan ko na siya ng coat niya. Lalagyan ko rin siya ng mask para safe kasi kailangan yun sa paglabas namin. Naigaya ko na si Aba, ready na kami. Lalabas na kami, binuksan ko na rin yung ilaw sa unang sala para ready na yung paglabas namin. Kagabi nga pala, umulan ng konti. Ayan, makikita nyo, madilim pa kasi magpa-5 pa lang ng madaling araw dito. Isang bahay lang yung pagitan ng simbahan sa kabahay namin. Papunta na kami sa simbahan sa labas na yan. Yan, nandiyan na kami sa simbahan kaya may liwanag na. Pabalikan ko siya after 1 hour pero kailangan nasa labas na ako ng 5:50 kasi minsan maagang natatapos yung simba nila. Nandito na ako sa labas, labasan na nila, intayin ko na si Aba. Medyo maliwanag na ngayon, kaya na si Aba palabas na. Pauwi na kami, malapit na kami sa bahay. Pagdating sa bahay, titimplahan ko na siya ng kape at magbabasa na siya ng dyaryo. Habang nagbabasa na siya ng dyaryo, ako naman, mamadaliin ko ang pagtatrabaho. Uunahin ko yung higaan niya kasi anytime pwede siya, gusto niyang mahiga, naka-ready na. Hindi ko kasi minsan masabi kung kailan niya gustong mahiga. Pag nakasumpong siya ng pagod o ng antok, mahihiga siya. Kailangan laging ready yung higaan niya para hindi siya sumpungin. Kasi pag sinumpong siya, maghapon na siyang may sumpong. Kaya ayan, lagi ko siyang inuuna para laging ready. Anytime, pwede na siyang mahiga. Madaming sapin yung higaan ng alaga ko, bali 4. Papalitan ko lahat, pati ang punda. Pupunasan ko ang higaan, tatanggalin ko yung hospital bed niya, imamap ko yung hanggang sa ilalim para lahat malinis. Once a week ko lang yan ginagawa. Ay na din ako. Sa 2 taon ko dito, nasanay na ako sa trabaho. Paulit-ulit mong gagawin, mapiperfect mo din. Kailangan malinis mabuti para maiwas sakit, iwas germs. Kapag naman winter, hindi ganong madumi. Nga pala, caregiver ako dito, pero all around. Linis, luto. Pero yung alaga ko, hindi naman siya ganong alagain. Kaya okay pa. Kaya pa niya yung sarili niya. Ayan, matatapos na ako. Ire-ready ko na yung pamalit, papalitan ko lahat, 4 pa din yun. Tapos, pag naikabit ko na yung mga sapin niya, sisiguraduhin ko na nakalock yung paa ng bed, ng hospital bed niya. Kailangan sigurado yun, kasi minsan hindi maiiwasang malikot siya, gumalaw siya, baka malaglag siya, gugulong yung gulong. Kaya, dapat laging sinisigurado na nakalock yun. Ayan, nilagay ko na yung 2 supporter ni Aba doon sa gilid para maiwasan yung pagkauntog niya sa pader. Naglalagay na rin ako ng punda. Guys, sa paglalagay nga pala ng supot ng comforter, kailangan may diskarte ka. Mabigat yan, yung comforter niya ang bigat. Kaya ginagawa ko, sumasakay ako doon sa higaan ni Aba, ilaladlad ko lang siya, ipapagpag ko. Tapos okay na, medyo mahirap kasi siyang ilagay pagka nakahiga lang yung comforter niya. Ginagawan ko na lang ng paraan para hindi ako mahirapan. Masakit din kasi sa braso pagka mabigat masyado. Kaya ayan, ginagawa ko, umakyat ako, iwawagwag ko. Kaya mabilis, diskarte na lang din sa panahon ngayon.
Tapos na ako sa higaan ni Aba. Ang gagawin ko ngayon, imamap ko na yung baba niya. Sa baba lang muna kasi ilalagay ko yung carpet para maiwasan yung pagdulas niya pag gusto niyang mahiga. Tapos na yan, pero patutuyuan ko ng konti bago ko ilagay yung carpet para maiwasan yung pag-amoy. So ayan, medyo natuyo na ng konti. Ilalagay ko na yung carpet niya para safe, para pag nahiga si Aba, hindi siya madudulas. Ayan, tapos na ako sa higaan ni Aba. Susunod naman na yung iba. So inuna ko lang yung higaan ng alaga ko para anytime gusto niyang mahiga ay okay na. So habang ako ay naglilinis, nagpupunas-punas ako, nakasalang na ang aking soup. Ito ay baka para to bukas. Tapos ito naman ay baka din para to mamaya. Yan. Habang nagpupunas-punas ako, nakasalang na to. Para hindi siya sabay-sabay matapos kasi dapat 12 tapos na ako. So, dahil nga nagpalit ako ng higaan ng alaga ko ng lahat ng sapin, puntahan natin siya kung nasaan ngayon. So, ito, nandito ako. Kita nyo, ito yung pinalitan ko kanina, yung pinagtatanggal ko. Ito yung mga pinagtatanggal ko sa higaan ng alaga ko, pinalitan ko siya. Yung tatlo niyan sapin, sa dalawa, tatlo, tapos yung supot ng comforter niya. So, ayun guys, habang nakasalang to, mayroon pa ako nakasalang sa washing. Nagluluto ako, natutuyo yung nilalaban ko, tapos nakakapagpunas ako. Tapos pinakalas na to, pag nakaligo yung alaga ko, saka ako mag-esponja or magmamap. So, babalikan ko yung ulit mamaya, tapusin ko muna ang pagpunas-punas. Bye! So, ayan guys, habang tayo nagsasalang ng nilaban, tapos nagluluto, nag-grocery na rin ako ng konti. Ito pala yung service ko dito. Hindi pa tapos. Meron pa nang gawain sa loob. Bye-bye. Mamaya ulit. Ayan, mga kainday. Nakapaligo na yung alaga ko. Hindi ko na pinakita sa inyo kung paano siya nakaligo. Hinuhuli ko yung pag-i-esponja o yung pag-mamap. Pagtas niyang maligo, mahihiga siya. Pamaya, pasisili po sa inyo, nakahiga na siya. Hinuhuli ko yan, pagkaligo niya, magkukuskus ako. Siyempre, kuskus is life, nandun ang ating dollar. Sanay naman na. Dito nga pala, pag nag-esponja ka, kailangan lahat ng gamit aalisin mo. Bubusan mo ng tubig. Tubig na may sabon, yung sabon na para sa floor lang. Meron silang sariling sabon na ginagamit para doon. So, ayan, hinuhuli ko yan kasi pagkatapos ko yung esponjahin yan, bubusan kong tubig, tapos esponjahin kong mabuti, patutuyuin ko. Habang pinapatuyo ko, namamahinga ko. Pagkatapos ko na matuyo na siya, maliligo na ako. So, ayan, matatapos na. Dito, medyo mabigat yung sa sopa, doon ako nahirapan. So, ayan guys, tapos na. Patutuyuin ko na lang yan. What's up mga kainday? So, ayan, malinis na ang buong bahay. Tapos na ang inday. Inuurasan ko kasi yung paglilinis ko. Malinis na siya lahat. Tapos yung alaga ko, nakaligo na siya. Dapat bago mag-alas 12, tapos na ako. Ayan na. So, ayan, dapat bago mag-alas 12 is tapos na ako para may pahinga. Tapos mamaya ay Shabbat. Mamaya, magpapahinga lang ng konti ang inday. Mamaya, pag naka-ready na yung table, ipapasilip ko sa inyo ng kaunti kasi bawal naman kung i-video yon sa grado sa kanila yon. Magdadasal sila, may kidush, may wine. Sa grado yon sa kanila. So, tara. Silipin natin yung aking alaga. Tapos na ako. Ngayon, yung alaga ko ay nakahiga na siya. So, silipin natin ng konti. Dito siya sa... Ay. Nakahiga na yung alaga ko kasi nakahiga na si Aba. So, ayan guys, hanggang mamaya na lang, magpapahinga muna ng konti ang inday at pagod ako, hagarda. Bye! Until later! Bye-bye!
Oo, kaya naihatid ko na yung aking alaga. Tapos mamaya, after ng Shabbat, susunduin ko ulit siya. Pero ngayon, uwi na muna ako sa amin at re-ready ko ang mesa. Bye-bye. So, ayan mga kainday. Buong maghapon, nakita nyo yung araw ko. A day my life as caregiver sa bansang Israel. Caregiver, pero all around. So, sa bagay na yon, sa part na yun na hindi tayo nahihiya. Pinakita ko sa inyo yung realidad ng buhay ko dito. Episode 1. Abangin nyo yung pangalawa. So, eto ngayon, naka-ready na yung mesa. Ang kulang na lang dyan is yung wine at saka yung soup. Kaya lang, yung soup kasi nakasalang pa sa kalan, iniinit ko pa. So, maya-maya, susunduin ko na yung alaga ko. Hindi ko na may bibidyo to mamaya kasi sagrado sa kanila yung bawal, magdadasal sila. Ganyan lang siya kasimple yung mesa pagka Friday ng gabi. Kasi dumadating yung isa niyang anak na nasa malayo, every Friday lang siya ng gabi dumadating. Pinakita ko sa inyo, yan, ganyan kami kumain. Tapos, soup na baka, saka tinapay, eto, yung pita, ganito lang siya. So, lalagyan ko lang yan ng cover mamaya. Eto yung soup, iniinit ko pa yung soup niya para mamaya is mainit na. So, ganun lang siya. Yung maghapon ko, napakabilis ng oras. So, yun guys, ang maghapon ko dito, yung buhay ko, gumigising ako ng 4:30 ng madaling araw, daily yun. Minsan, pagka may holiday sila, nagiging 2:30 or 3:30. Pero hindi siya bumababa ng 4:30. Laging 4:30 yung pinaka gising namin. Tapos, habang wala siya, maglilinis na ako, magpupunas. Habang natiplahan ko siya ng kape, apurahin ko ng linisan yung higaan niya, palitan lahat ng bedsheet, apat na bedsheet yun, apat na patong, para anytime na gusto niyang mahiga ay naka-ready na. Habang naglilinis, nagluluto, nakasalang yung sa washing. Yung sa washing naman is madali lang. Ilalagay ko lang, tapos kukuhanin ko. Tapos habang nakawashing, yung pagmama, pinakalas kong ginagawa pagkatas niyang maligo. Saka ko siya gagawin. Pag nahaligo na ako, bago ako maligo, saka ako imamap sa yung CR. Yun na yung pinakalas kong ginagawa. So, ayan guys, ishinare ko sa inyo yung realidad ng trabaho ko dito as caregiver sa bansang Israel. Although, hindi ko to araw-araw ginagawa. Every Friday, ganito kahirap. Pero yung pagising ko ng maaga, yung routine, talagang ganon. Hiyahatid ko siya, susunduin ko siya. Puro ganon yung routine namin na ginagawa ko. 2 years na ako dito sa alaga ko, 2 years na ako sa Israel, na ganon yung trabaho ko. So, ayan, sana nakakuha kayo ng konting idea sa trabaho dito. Pero, guys, hindi lahat magkakamukha ng trabaho. May mas maganda yung trabaho kaysa sa akin, hindi naglilinis, hindi nagluluto. Pero meron namang iba, talagang mas hirap, hindi nakakatulog sa alaga, stress sila, may ganon. Iba-iba ang trabaho dito, iba-iba ang estado, iba-iba ang, tawag dito, ang naging kapalaran. Iba-iba yung naging kapalaran ng mga OFW. Iba-iba ang lahat ng kapalaran ng OFW. So, ayun guys, maraming salamat sa panunood nyo. At sana ay nagustuhan nyo, please like, comment below, and please do subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel. Bye! Lihitra o chabat shalom! Bye!